Hello YouTube, Romel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago tayo ngayon mga idol na i-react na nakakatakot na video. Galing po ito sa YouTube channel ni Pipoy Tandok. Ayan, subscribe nyo si idol. At siyempre subscribe nyo rin ako. Pasensya na, ganito ang record natin kasi isa lang ang cellphone natin ginamit. At huwag na natin ito patagalin. Tirahin na natin ito bago pa tirahin ng iba. Let's play. Narito ang mga pinaka nakakatakot na video na dito mo lamang mapapanood sa ating channel. At ang mga video ito ay nangyari sa totoong buhay. Wow. Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa ating channel. Kaya kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? Tara na! Pipoy Tandok. Sa paunang video natin, makikita natin ang isang hayop na nasa gitna ng kalsada habang kumukuha ng video. Ano ito mga idol, yung titignin natin yung hayop ay para siyang baboy pero may kahawig siya sa aso. Ano, di ba? Kita natin. Nasa loob ng sasakyan, ang kumukuha ng video ay hindi makatawid dahil animo'y hinaharang sila ng ganitong nilalang. Ayon sa description na nag-upload, ito raw ay pagkakawangis ng pinagsamang hayop na baboy at isang aso. Halos hindi kasi ito ma-identify kung saan hayop ito nabibilang kung ito ba ay totoong hayop o kaya naman ay kam. Tingnan nyo mga idol. Ano? Yung ano niya, yung paa ay parang may ano, may nakasapatos o ay nakatakong. Bon ng kadiliman. Sa video ito nakuha sa bansang Japan, makikita na ang kumukuha ng video ay isang nakabisikleta lamang. Walang tao sa mga oras na iyon. Pero walang ano-ano ay may biglang sumulpot na lamang sa kanyang harapan na isang babaeng nakaputi at mahaba ang buhok. Agad niya itong binalikan ng tingin upang humingi ng paumanhin kung ito ba ay kanyang nasaktan. Kasi siya rin ay nagulat sa kanyang nakita. Panoorin natin ang video. Akala nyo idol na wala. Ano, para sa akin mga idol, parang ano, kung kalahati bagay yung paniniwala ko, legit o hindi. Kaya na rin ang humusga. Kasi ano eh, kuha po ito sa kamera ng bikers, di ba? Kitang-kita sa video na imposibleng hindi masagi nang nakabike ang babae. Kaya't niya ito binalikan ng tingin, subalit sa kanyang pagkakalingon ay bigla na lamang itong nawala ng parang bula. Hinanap niya ito, pero kahit ni isang anino ay walang nagpakita sa kanya. Kaya't nagpatuloy lang ito sa kanyang pagbibisikleta papunta sa kanyang trabaho. Yari na. Sa video selfie naman na ito ng isang babae sa salamin, ay animoy may bigla na lamang sumulpot sa pintuan sa likod niya na isang white lady at misto lang kamukha niya pa. Pero bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Para sa akin, pwede rin itong ano eh, pwede rin itong scripted kasi pwede rin niya sabi ni Pipoy ay ano daw, may kahalintulad daw sa mukha niya. Pwede naman ito ano eh, magkambal o kaya gawa-gawa ng titila kasi nasabi ko na ano, parang scripted. Kasi yung babae nakatayo doon sa bintana pero pagbaling ng cellphone, lumitaw. Pagbaling ulit ay nawala, pwede rin yung tumago. Ayan. Sa isang tren na videoan ng isang babae dahil sa kakaibang kilos nito matapos sumakay at umupo. Ayon sa uploader, matino naman daw ito nang pumasok sa tren. Pero dahil sa kakaibang kilos nito ay sinubukan niya ang videoan. Sa puntong ito ay tila may pagbabago sa kanyang anyo na iyong ikakagulat at ikakatakot. Okay. Dahil ang babae ay mistulang sinaniban ng demonyo o kaya naman ay bigla siyang naging zombie na umabot pa sa pananakit sa kanyang kapwa. Astig ano mga idol, para bagang ano, napanood yung Train to Busan, parang ganito no, sa train. Tapos parang ganyan, siyempre matatakot ka, siyempre ganyan yung mukha niya, parang ano na ano, infected. Pasahero. Wow.
oh, di ba? Ganyan, sumbi-sumbi nga ang galawan. Isang misteryosong nilalang ang nakuhanan sa isang abandonadong lugar na ito. Ito ay maihahalin tulad sa isang maliit na nilalang. Kalahati ang katawan, animoy may pagkakawa. Ang ano ko dito, ang tingin ko dito, para siyang ano, langanin niya siyang unggoy. Pero ang tingin ko dito, para siyang sigbin, di ba? Wonder God, tawagin nito sa Pilipinas ay sigbin, di ba? Pangis sa isang alien, sa atin naman ay isang tiyanak. Kung ikaw ang tatanungin, ano kayang klaseng nilalang ito para sa'yo? Pwede mo i-comment ang iyong opinion sa comment section. Pero bago yan, make sure sa puntong ito dapat ay nakasubscribe ka na sa ating channel para makasama ka pa sa mga susunod nating kwentuhan at mga katatokotan ng mga gaya nito. Yes. Back to the story, nakuha na naman ang dalawang pag-aalagala na itim na nilalang na ito. Ito ay pag-aalagala sa 10 oras ng gabi sa kalsada. Pinaniniwalaan ito na isang aswang o kasapi ng mga mangkukulam para itong tao na nakatayo na parang aso. Ang isa ay nakadapa sa kalsada na animoy lilipad. Ang isa naman ay tila mananakmal ng isang lalaki. Para sa akin, scripted din. Kasi, ano, alam naman natin na, halimbawa sa sasakyan tayo, kung halimbawa nabidyuhan natin sa daan yun, alam naman natin na, kumbaga, ay delikado yun. Halimbawa, hatulin sa aswang. May tapang ka pa kaya na bababa para tignan yun, di ba? Baterilo na! Galing sa nilalang na kulay itim, pumunta naman tayo sa nilalang na kulay puti na nakuhanan sa kamera na nakatayo sa 10 oras ng hating gabi sa kalsada. Ang nilalang na ito ay nakatirmi lamang ang tayo sa kalsada sa kanto nang walang ano-ano'y bigla na lamang. Panoorin natin. Grabe ito, no? Ito yung creepy mga idol kasi ganyan ka 10 oras na ng gabi. Nakatayo yung babae tapos hindi pa gumagalaw, nakatayo lang sa daan at alam na natin na white lady na ito. Ang video para sa mga sumunod na pangyayari. Napatakbo na lamang ang lalaking kumukuha ng video dahil sa takot. Pero sa malayo ay tinignan niya uli ito. Pero bigla na lamang ito nawala na parang bula. Pinuntahan ng lalaki na siyang kumukuha ng video ang isang abandonadong bahay na ito. Pero sa kanyang pag-a-adventure ay tila mali ata ang pinasok niyang bahay. Ang bahay kasi na ito ay maraming kwento patungkol sa mga kababalaghan. At sa kanyang paglilibot gamit ang flashlight at camera, walang ano-ano'y may nakuhanan siya sa bandang kanan na itsura ng isang babae na animoy matagal nang pumanaw. Dahil sa kanyang nakita, pinutol niya agad ang video at kumaripas ng takbo papalayo sa bahay. Grabe na mga idol, nakakatakot talaga itong mga ghost hunter, mga nag-explore sa mga haunted house. Ganyan talaga yung mangyayari sa kanila minsan. Pero yung iba din totoo, yung iba scripted eh. Ayan o, oh, putla ang mukha, nakatagilid. Oh. Ang video ito ay kuha sa bansang Japan kung saan nag-explore at nag-adventure ang isang couple. Ngunit kasagsagan ng hating gabi nang may makita sila sa ilog na ito na bumubula. At ang bumubulang ito ang pumukaw sa kanilang atensyon. Pero sa di inaasahang pagkakataon, may bigla na lang sumulpot na isang babae sa kanilang harapan malapit sa bula. Ang babae ay mistulang naka-jacket pa at nakayuko na animoy nawawala. Grabe mga idol, nakakatakot pag ganyan. Ano? Delikado pala pag may bula ang tubig, huwag nyo nang tignan, may bula. Sa sarili, nakasayad ang kanyang mga kamay sa tubig. Ang tanong tuloy nila, isa kaya itong totoong tao o kaya naman ay isang ligaw na kaluluwa? Dumako naman tayo sa sementeryo matapos makuhanan ang mga nakasilip na bungo na ito. Dahil na rin sa pagtataka kung bakit nakasilip. Hindi naman bungo yun, parang namang ano, parang mami pie na ano, na nakasilip. Silip ay dali-dali nila itong pinuntahan upang malaman kung bakit nakalabas ang mga bungo na ito.
Pero kung titignan natin sa malapitan ay hindi naman ito kamukha ng mga bungo kundi kamukha ng mga itsura ng mga pumanaw na nagmumulto lamang nang ito'y puntahan ay bigla na lamang itong nawala. Sa video na ito ay makikita natin na may Uy, ito'y nakakatakot to na nakasilip na ano. Ang babae sa loob ng kabinet at akala ng nagbivideo ay mami niya ang kanyang kinukuhanan. Ngunit hindi naman pala ito ang kanyang nanay. Isa lamang itong nagpakita sa kabinet. Sa CCTV footage naman na ito nakuhanan ang isang babae na animoy na babaliw sa kanyang kwarto. Yun pala, siya ay sinasapian ng masamang demonyo. Dahilan upang makagawa siya ng mga bagay na hindi naman kaya ng mga tao. Katulad na lamang nito. Para sa akin, legit to. Ito yung sinasabi ko at kanina. Ah, ito yung nasa thumbnail ko, mga idol, na nakadikit sa dingding. Yan, yan nakakatakot. Legit niyan. Grabe, nakadikit talaga. Okay, hanggang dito lang tayo ang mga hanggang dito lang tayo mga idol at pasensya na kayo sa ating record ngayon kasi nawala talaga yung sensibilidad natin. Pag makabili tayo ulit, balik tayo sa dating record na maganda. Kaya mag-subscribe lang kayo, patulong sa aking YouTube channel. Ayan. At maraming salamat po mga idol.